Taong 1964, San Mariano, Isabela. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayo na Rolly. Nakatira sa isang liblib na baryo ng nasabing lalawigan. Simple at payak lang po ang aming pamumuhay at nagmula po ako sa angka ng mga antingero. Sa taon na yan ay maaga akong namulat sa mahiwagang mundo ng mga agimat. At hindi na rin bago sa akin ang mga usaping aswang at kung ano-ano pang mga demonyo na naglipa na dito sa San Mariano. Ayon kasi kay Lolo Ago, sa mga nagdaan dekada, ay marami daw talagang mga aswang na napadpad noon sa aming bayan. Na halos karamihan ay nagmula pa ng Kabisayaan at Katagalugan. Mga aswang naligaw, kumbaga. Hanggang sa aking henerasyon ay nagpatuloy ang ganyang senaryo ng mga aswang na nambibiktima ng mga inosenteng tao. Kung kaya naman sa pagtungtong ko sa hustong gulang ay tinuruan ako ni Lolo Ago kung papaano maging mabalasik na antingero. Lalong-lalo na nung mga panahon na may tinutugis akong aswang sa isang karatig baryo. Napakahusay ng aswang na yun at may dunong sa paggamit ng itim na mahika. Halos isang linggo ko rin hinanap ang nilalang na yun bago ko ito napaslang. Sa tulong na rin ng agimat kong Santissima Trinidad na may taga-bulag at kakayahang magpalit ng anyong hayop. Akala niyo po ba mga aswang lang may kakayahang magpalit anyong hayop? Pero sa maniwala man kayo o hindi, ang tangan kong agimat na ibinigay ni Lolo Ago ay may kakayahan din, gaya ng mga aswang. Hindi man po kapanipaniwala, pero nangyari sa akin at nasubukan ko na ng maraming beses. Kaya kung may tangan na bertod o agimat ang mga antingerong gaya namin ng lolo ko, may mga aswang din na nagtataglay ng pinaniniwalaan nilang pananggalang upang hindi sila magapi ng mga antingero. Kaya naman sa ibang aspetong payo ni Lolo Ago, kung hindi ko raw magagapi ang isang aswang, gamit ang aral at ang agimat sa panig ng kanan, ay mas makabubuting gamitin ko raw ang kaunting kaalaman sa panig ng kaliwa. Sa kabuuan, kaliwa laban sa kaliwa raw ang gawin ko. Kaya naman pala pati ang mutyang batong aral ni Lolo Ago na ayon sa mga nagmumutya, ay mutyang makakaliwa na kung tawagin ng iba, ay mutya ng tagusang liwanag. At kapag ginamit ko raw ang nasabing mutya, kahit may tagabulag pa ang isang aswang, ay makikita ko pa rin daw iyon ng malinaw sa dilim. Sa ngayon ay batid ko na ang proteksyon at kakayahan ng taglay ng tinatangan kong agimat at mutya. Kung kaya naman pinaalalahanan ako ni Lolo Ago ng ilang bagay tungkol sa akin mga tinataglay na pananggalang kontra sa mga aswang. Rolly, apo, tinuruan kitang maging antingero dahil naniniwala ako sa iyong kakayahan na masusupil mo ang mga demonyong gustong maghari-harian dito sa San Mariano. Kaya gamitin mo ng tama ang lahat ng tinuro ko sa iyo sa kabutihan. Paliwanag ni Lolo Ago. Opo, Lolo. Asahan niyo po na gagamitin ko sa kabutihan ang lahat ng itinuro at pinagkaloob niyo sa akin. Mariin kong tugon. Mabuti naman kung ganoon, apo. Isang karangalan sa akin ang magkaroon ng apo na gaya mo na may malasakit sa mga tao. Dagdag na sambit pa ni Lolo Ago. Hindi naglaon ay nagpatuloy lang ako sa buhay kasabay ng paglalako ko ng mga gulay.
habang tulak-tulak ang aking kariton. Walang patumangga kung pinapasok ang mga baryo sa amin at pinakikiramdam na rin kung may mga nananahan roon ng mga aswang. Ayon kasi kay Lolo Ago, kapag nagiinit ang tangan kong agimat at mutya, isang indikasyon iyon na may mga aswang sa paligid ko. Gayunpaman, halos inaabot na rin ako ng dapit hapon sa tuwing naglalako ako ng mga gulay. Hanggang sa may nasagap akong pagsalakay ng aswang na bawa sa isang karatig baryo na nambibiktima ng mga nagdadalang tao. Kung kaya naman kaagad ako nagtungo sa sinasabing baryo. At upang hindi ako mapansin ng mga residente sa pupuntahan ko, ginamit ko ang aking kakayahan na magpalit anyo bilang isang asong gala. Sa matyaga akong paghihintay sa karatig baryo kung saan napabalita at namataan ang aswang na bawa, isang estranghero ang aking nasa lubong sa daan. At bigla iyon nagpasaring sa akin habang nasaan yung aso ako na batik-batik ang kulay. Huwag mo kong linlangin. Alam kong hindi iyan ang tunay mong katauhan. Antingherong nasaan yung aso? Sigurado akong may kaalaman ka sa Santisima Trinidad at Batong Ara. Kaya may kakayahan kang magpalit ng anyo bilang asong gala. Kung kanino at kung saan ka mga angkanang galing, ay hindi ko alam. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na mahihirapang kampaslangin ang katulad kong aswang na bawa. Magkakasunod na paliwanag ng estrangherong lalaki. Kung kaya naman nagkubli ako sa dilim pagkalagpas ng nasabing lalaki. At kalaunan ay bumalik ako sa pagiging tao. Sabay napasunod ako sa estrangherong iyon. Gumamit ng tagabulag ang nasabing aswang at sumandal iyon sa isang puno kung saan walang gaanong dumadaan na tao. Ang akala yata ng aswang na iyon ay hindi ko siya nakikita. At laking gulat nito nang sunggabang ko siya sabay sa kalsalig. Habang pinipiga ko nga ang leeg niyon, ay nakukupa akong kalmutin niyon sa muka. Subalit laking gulat ng aswang nang kusang naghihilom ang sugat ko. Anong klase kang nilalang? Bakit nakikita mo ako? At ang balat mo, kusang naghihilom ang sugat, demonyo ka! Gulat na sambit ng estrangherong aswang matapos kong ibalibag sa lupa. Ipinangako ko sa Lolo Ago ko na puprotektahan ko ang mga inosenteng tao sa baryo. Isa pa, masyado kayatang nagulat sa bisa at galing ng aking agimat. Magkasunod kong paliwanag. Mutya at agimat pala ang tangan mo. Kaya pala nakita mo ako sa dilim ng paligid. Saad ng estrangherong aswang. Mas lalo pang nagulantang ang estranghero nang ako naman ang gumamit ng totoong tagabulag mula sa mutyang makakaliwa ng Batong Ara. Kaya naglaho ako sa harapan ng nilalang. Habang umaangil iyon at nagpapalingalinga, ay halos gumuhit na rin ang ugat nito sa sentido sa sobrang galit at gigil sa akin. Isang indikasyon iyon na nawawala na sa konsentrasyon ng aswang habang tumutulo ang malapot itong laway sa bibig. Habang ako naman ay nakadistansya at pinagmamasda ng mga susunod nitong hakbang. Nasaan ka? Magpakita ka, dibinong antingero! Sa ganung sitwasyon, batid kong kahit ano pa mang aspeto ng labanan, ay hindi mananalo ang aswang na bawanan na sa aking harapan. Lalo pang't nagsanib pwersa ang agimat at ang mutya kong tangan. Natuntun lang ng aswang kinatatayuan ko nang may maapakan ako maliit na sanga galing sa puno na lumikha ng ingay. Kung kaya umatake iyon sa direksyon ko at sinalubong ko naman iyon ng suntok na may lakas ng limang kalabaw. Dahilan para sumubasob sa lupa ang mukha nito. Sa tigas din ng kamao ko, ay tila nawala sa tamang pwesto ang panga nito. At para hindi na iyon maghirap pa, ay kaagad ko nang binali ang leeg nito. Halos magkubla rin ako sa anyo ng isang aso habang papalayo sa aswang na aking napas lang ng gabing iyon. Laking gulat ko naman nang makita kong
Nakaharang sa tarangkahan namin si Lolo Ago. Sabay nagwika namang katagang inaasahan ko na. Pumasok ka na sa loob ng bahay, Rolly Apo. Bumalik ka na rin sa tunay mong anyo. Batid kong napagod ka sa iyong kinalaban na aswang. Saad ng lolo ko. Kinabukasan, ay saka ko pa lamang naramdaman ang pananakit ng aking kamao. Dulot ng pagkakasuntok ko sa panganang aswang na bawa. Gayunpaman, ay nagtataka rin ako sa sarili ko. Dahil tila dumoble ang espiritual kong lakas, simula na magsanib ang mutya at aghimat na tangan ko. Yung tipong nagkaroon ako ng kakayahan na wala sa ibang antingero. Gaya na lang ng pagpapalitan niyo ko bilang asong gala para magmatyag sa mga pinaghihinalaan kong aswang sa mga baryo. At nagagawa kong magpalitan niyo kapag tumatalikod ng araw sa kalupaan. Sa umaga naman, ay ordinaryong tao lang din ako na sumasabay sa pamumuhay ng aking mga kababayan. Kamusta ka, Rolly, Apo? Ano ang pakiramdam ng may pinaghalong karunungan at pananggalang na mutya at agimat? Tanong ng Lolo Ago. Mainit po sa katawan, Lolo. Hindi rin po ako makapaniwala na kaya ko magpalitan niyo bilang ordinaryong aso. Bukod pa riyan, higit na mas dumoble ang aking tagabulag kumpara sa mga aswang. Mariin kong paliwanag. Tumangutangulang si Lolo Ago sa aking mga tinuran. At sabi niya, ay masasanay din daw ang aking katawan habang tumatagal. Ngunit sa ngayon, ay pag-aralan ko pa daw mabuti ang iba pang bisa at galing ng mga tangan kong pananggalang. Sa pagtagal-tagal daw, ay maglalabas pa ng ibang kapangyarihan ang pinagsamang kaalaman ng isang agimat at mutyang makakaliwa. Kung kaya naman pinag-igting ko pa ang pakain ng usal sa aking agimat upang hindi mawala ang bisa at galing nito sa tamang araw at oras. Gaya rin ng dati, ay dinadala ko ang mutya ng batong ara o tagusang liwanag sa ilog na malapit sa amin upang hugasan. Ito ay para malinis ang mga pamaloob at mga negatibong enerhiya ng tangan kong mutya. At yun ay naaayon sa turo ng Lolo Ago sa akin. Hindi nagtagal. Isang residente sa baryo namin ang nagbigay ng impormasyon sa akin na may dalawang kalalakihan daw ang nagtatanong ng kinaroroonan ko at inaalam ang aking pagkakakilanlan. Pero aaminin ko po sa inyo na nakaramdam ako noon ng pagkabahala sa aking narinig. Rolly, iyo, may dalawang kalalakihan ang naghahanap sa iyo. Ngunit huwag kang matakot dahil wala naman silang nakuwang impormasyon sa akin. Sambit ng paliwanag ni Mang Manding. Maraming salamat po, Mang Manding. Huwag po kayo mag-alala. Iingatan ko po ang sarili ko. Tugong kong paliwanag at pasasalamat. Mabuti pa nga, iho. Pag-ingatan mong mabuti ang sarili mo dahil batid kong may masama silang pakay sa iyo. At alam kong hindi sila mga ordinaryong tao. Sad muling paliwanag ni Mang Manding. Sa puntong iyon, ay tumango na lamang ako bilang tugon sa kanyang mga tinuran. Ipinarating ko rin iyon kay Lolo Ago upang sagay maging handa ito sa kung ano man ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ayon naman kay Lolo ko, posibleng kaanak o kapatid daw iyon ang napatay kong aswang. At marahil ay nakarating na raw sa mga taong iyon ang ginawa kong pagpaslang sa kalahi nila. Lumipas pa ang mga araw. Inusalan ni Lolo ang buong bahay namin bilang pananggalang sa posibleng pagsalakay ng mga aswang. Isang malakas na usal ang nakabaon paikot sa aming bahay mula sa tarangkahan, gayon din sa loob. Huwag kang mag-alala, Rolly. Kusang pupunta rito ang mga aswang na yun kapag nakahanap sila ng tiyempo. Sa malaot madali ay matutuntun din nila ang bahay natin. Paliwanag ni Lolo Ago. Kung kaya naman sinunod ko ang payo ng lolo ko na huwag munang lalabas sa baryo namin upang maiwasan ang pag-traidor na atake ng mga aswang. Kahit paraw matibay ang aking dobleng pananggalang sa mga iyon, ay mainam pa rin daw ang nag-iingat. At habang dumadaan ang mga araw at gabi,
ay paunti-unti na ako nakakaramdam ng kakaibang presensya sa bukana ng aming baryo. Na kung dati-dati ay walang gumagawi sa aming mga naglalako ng prutas at gulay, ngayon ay may mga panakanak ang pumapasok sa aming baryo. At ang isa pa, batid ko rin na hindi paglalako ng mga nasabing paninda ang pakay ng mga yun, kundi ako. Kung kaya naman lakas loob kong hinarap ang mga yun, kahit maraming tao ang dumadaan sa baryo namin. Mga Ginoo, mukhang may pakay kayo sa baryong ito ah. Bati kong patanong. Tama ka binata. At ikaw marahil si Rolly. Ang antingerong nagtataglay ng Santissima Trinidad at Bato ng Ara. Ako lang naman si Demet, ang kapatid ng aswang na napas lang mo. Tugon na paliwanag ni Mandemet. Dapat lang na mamatay ang kapatid mong aswang dahil isa siyang salot. Ang mariing kong tugon sa kanya. Agad akong pinandilata ni Mandemet at sabay nito ang pagbabanta niya sa akin na babalikan niya raw ako sa pagbilog ng buwan upang pagbayaran ng ginawa kong pagpaslang sa kapatid niya. Nang nakaalis na ang nasabing matanda, ay kagad inihanda ni Lolo Ago ang kanyang kampilan na ibinigay pa sa kanya ng kanyang kaibigan Muslim na tawusog. Inusalan niya ito ng isang orasyon. Iyon ay matapos kong isiwalat kay Lolo Ago ang pagbabanta ni Mandemet sa akin. Kung kaya napag-isip-isip ko na kailangan ko nang tapusin ang aking nasimula na sigalot. Hanggang sa sumapit ang araw ng Biyernes, 11:00 ng gabi at buwan ng Abril. Sa kalagitnaan ng tulog ko, ay tila ginising ako na isang masamang pangitain. Nakita ko ang sarili ko sa aking panaginip na pinaglalamayan ng mga tao. Kaya napabalikwas ako ng bangon at sa pagpaling ng leeg ko, ay napansin kong wala ang Lolo Ago sa higaan nito. Kaagad kong hinanap ang lolo ko at nakita ko itong nakaupo sa harapan ng aming bahay. Tila ba nakatingin lang ito sa isang direksyon na para bang may inaabangan na panauhin. Kaya agad ko siyang inusisa at tinanong kung bakit gising pa siya ng ganoong oras. Lo, bakit po gising pa kayo at sino pong tinatanaw niyo dyan? Tanong ko kay Lolo at napansin kong nasa gilid nito ang kanyang kampilan. Parating na sila, Rolly. Apo, kailangan na natin tapusin ang kahibangan ng mga aswang na yon para sa ikapapanatag ng nakakarami nating kababayan. Paliwanag ng tugon naman ni Lolo Ago. At nang gabi rin iyon, ay nakita ko ang malalim na hukay sa likod ng aming bahay. Hindi ko mawari kung para saan ito o para kanino. Hanggang sa maya-maya pa, ay naging maalinsangan ang paligid. Naglagas din ang dahon ng kawayan namin. Halos magulantang ako nang may maaninag akong dalawang nilalang na papalapit sa direksyon ng bahay namin. Mga nakayapak lang ito at kitang-kita ko rin ang malalangis nitong katawan na nasisinagan pa ng liwanag mula sa buwan. Sa pagtapat ng mga ito sa bahay namin, ay nakilala ko ang isa sa kanila na si Mang Demet. Habang naglalaway ang bibig nito at kulay dugo ang mga mata. Lumabas ka riyan. Mas makabubuting isuko mo na ang sarili mo sa amin. Nakakakilabot na boses ni Mandemet. Mangyayari lang ang gusto mo. Kapag bangkay na ako, demonyo kang aswang ka. Sigaw na tugon ni Lolo Ago. Kaya naman sa unang hawak ng kasama ni Mandemet sa aming tarangkahan, ay biglang nasunog ang kamay nito dulot ng usal na nakatanim sa buong bakuran namin. Hindi ko namalayan na nawala si Lolo Ago sa aking tabi. At basta nakita ko na lang na biglang tumilapo ng ulo ng isang aswang sa lupa. Halos puro taga rin sa iba't ibang bahagi ng katawan ang natamo ni Mandemet. Hindi nito malaman kung nasaan ang sumasalakay sa kanya. Habang ako naman,
ay nanonood lang sa mga nangyayari. Hanggang sa may tumarak sa likod ng nasabing matanda at tuluyan ang humandusay ang katawan nito sa lupa na dilat ang mga mata. Matapos mapas lang ang mga aswang, ay saka pa lamang nagpakita si Lolo Ago. Sinabi nito na ginamit niya raw ang kanyang tagabulag at mutya ng ipo-ipo, kung kaya raw hindi ko namalayan ang ginawa niyang pag-atake. Kaagad naman naming inilibing ang mga bangkay ng mga aswang sa likod ng aming bahay sa kalaliman ng gabi. Matapos nga ang insidenteng iyon, ay nagpa siya kaming lumipat na rin ni Lolo Ago sa Ilocos Norte. Tangan pa rin namin ang aming agimat at ang lihim na karunungan. Kasabay nito, ay namuhay kami ng normal. At makalipas ang mga ilang taon, ay pumanaw na rin ang lolo ko nang dahil sa katandaan. Ako na ang nagpatuloy ng ligasiyang iniwan sa akin ni Lolo Ago magpasa hanggang ngayon. At natutunan ko na rin kung paano maglilok ng isang agimat bilang pananggalang. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay inyong nagustuhan. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito ay kilabot ng misteryo.